Maris, POV. Sigurado ka na ba sa pinaplano mo? Hindi na ba talaga magbabago yan? Paniniguro ni Tita Charita nang banggitin ko sa kanyang binabala ko. Opo, Tita. Kailangan ko na pong mailayo si Casper hanggat wala pang ibang nakakaalam ng lahat bago pa man malaman ni Jaguar at ang pamilya niya na nagkaanak kami. Ayaw ko pong madamay ang anak ko, Ta. Emosyonal na turad ko. Kinaumagahan pa lang ay kinuwento ko na kay Tita ang lahat-lahat nang nalaman ko kagabi. Sa sobrang bigat ng dibdib ko't gulo ng isipan ko, feeling ko mapapraning ako kung wala akong masasabihan at malalabasan na saloobin. Nasa punitong noo bago umupo sa tabi ko. Hindi naman sa nangingilalam ako sa desisyon mo, Marie. Pero parang napaka-unfair naman ata niyan kay Jaguar. Isipin mo na aksidente siya dahilan ng pagkawala ng alaala niya. Dahilan kung bakit hindi ka niya mabalikan at hindi niya mapanindigan ang pagbubuntis mo. Sigurado kung hindi yun nangyari sa kanya, buo at masaya sana kayo ngayon. Matapat na salaysay ni Tita kaya hindi ko mapigilan maging emosyonal na naman. Kung tutuusin, sobrang nakakaawa ni Jaguar dahil wala siyang alam sa lahat ni hindi niya nakapiling ang anak niyo sa loob ng maraming taon. Kung noon, maunawaan kita sa pag-iwas sa kanya. Ngayon ay gusto kong pag-isipan mong maigi. Magkaibang magkaiba naman kasing inaakala mong sinadya kanyang iwanan at talikuran. Sa totoong nakalimot siya at nawala ng alaala kaya hindi kanya naalala at nabalikan. Dagdag pa na salaysay ni Tita, kaya tuluyan na naglaglagan ang mga butil sa mga mata ko. Alam ko naman alam na alam kong si Jaguar ang biktima dito. Alam ko rin na sobrang unfair ng gagawin kong ito sa kanya. Pero paano pa ako kakapit sa pag-asa, Ta, gayon nakatali na siya sa ibang babae? Kapag ba nalaman niya nagkarelasyon niya ako noon at nagkaanak kami, hihiwalayan ba niya yung fiancé niyang mayaman at maganda? Pipiliin ba niya kami kaysa sa buhay niya ngayon? At yung pamilya niya, Ta, lalo na yung daddy niya, matatanggap ba noon na nagkaanak ang uniko iha niya sa isang pobreng kagaya ko? Isang kagaya ko na wala sa kalingkingan ng fiancé ni Jaguar na siyang napupusuan niya para sa anak niya. Ituturing ba nun na apo si Casper hindi aalipustahin? Humahagulhol na sa laysay ko kaya niyakap na ako ni Tita. Sabay haplo sa likuran ko. Malalaman mo lang lahat ng sagot dyan sa tanong mo. Kung ipapaalam mo kay Jaguar ang lahat, mahina akong sagot niya. Marahan akong umiling. Hindi na, Ta, ayaw ko na sumuga lalo pat alam kong madadamay ang anak ko. Kung ako, kaya ko pang dalhin yung sakit pero yung masaktan din si Casper, yun ang hindi ko kaya. Wala akong pakialam kung sobrang duwag ako ngayon. Kung kapalit naman ito ang siguridad ni Casper at katahimikan ng pamilya namin, magpapakaduwag na lang ako kahit habang buhay pa ako magtago. Rinig ko pang malalim na pagkawala ng buntong hininga ni Tita. Kung handa ka na talagang lumayo ay sasama ako sa inyo ni Casper. Alam mo naman kayong dalawa na ang naging pamilya ko. Napamahal na kayo sa akin kaya hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Mas lalo lang akong napaiyak sa tinura ni Tita. Kulang pa ang salitang salamat sa lahat ng naitulong niya na hindi lang sa material at pinansyal na aspeto kundi maging sa pagmamahal ng higit pa sa isang tunay na kadugo. Taliwas sa tiyahin kong si Tia Cora na lahat na lang ata ng pananakit ay naranasan ko sa kamay noon. Matapos naming emosyonal makapag-usap ni Tita Charita ay sunod kong tinawagan si Jameson para sa huling pakiusap ko sa kanya. Nasa resto ako ngayon. Kamusta ka na? Nasa hotel ka ba? Ano nga palang nangyari kagabi sa usapan nyo ni Jomar? Gusto mo bang puntahan na lang kita dyan? Sunod-sunod na tanong nito sa nag-aalalang boses. Alam kong kagabi pa nito gustong-gustong malaman ang lahat. Hindi ako pumasok sa trabaho. Pwede ba tayong magkita kahit mamayang gabi na lang? Pasensya ka na, naabala patuloy kita. Medyo nahihiyang turan ko. Pero kailangan kong kapalan ng muka dahil si Jameson lang ang naisip ko makakatulong sa akin ngayon. Oo naman, Marie, sure. Pwede naman sana ngayon but since nag-decide ka na mamayang gabi na lang, then it's still fine. Marami ka pang dapat ikwento sa akin. Anito kay nagpasalamat ako. Saglit pa kami nagkwentuhan bago ito nagpaalam na tatapusin na muna ang trabaho niya. Nabuhayin ako ng pag-asa kahit papaano'y nabawasan ang alalahanin ko. Ngayon, ay ihatid ko si Casper sa pinapasukan nito dahil bala ko rin ipagpaalam na sa teacher niya pati sa principal ng school na ililipat ko na siya ng ibang paaralan sa paaralang malayo sa lugar na to.
Mama, faster na po't baka malate na ako sa school. Nakasimangot na tura ng anak ko nang makita nitong hindi man lang ako nakagalaw sa kinatatayuan. Mukhang nakinig pa ito sa pakikipag-usap ko kay Jameson sa cellphone. Tipid ako na pang ititinalikan ang pisngi nito. I'm so sorry, baby. Let's go na. Ani ko tinakay na rin ito. Pumara na lang din ako ng tricycle dahil alanganin ang oras ko maglalakad pa kami. Pagkarating ay saglit ko muna siyang iniwan para makipag-usap at makapagpaalam sa principal. Nagpasalamat na lang ako dahil nakikipagtulungan naman sila para makuha ko kagad ang mga papel na kakailanganin para sa paglipat ni Casper. Pagkatapos ay binala kong bumili na lang muna ng merienda sa labas habang naghihintay sa anak ko. Sa dami ng iniisip ko ay nawala na sa isip kong pagkain ng agahan kanina, kaya medyo nakakaramdam na ako ng gutom. Kuya, isa nga pong... Ngunit kagad din ako natigilan sa sasabihin na makitang bigla ang paghinto ng isang magarang sasakyan sa mismong harapan ko. Napamaangakot parang pinako sa kinatatayuan nang lumabas mula sa driver seat ang lalaking bumabagabag at laman ang aking isipan. Nakangiti ito na hindi ko alam kung para ba sa akin dahil sa suot nitong sunglasses. Napalunok ako ng laway at nahihirapang kumilos dahil sa pagwawala ng damdamin. Idagdag pa ang walang paglagyang kaba at mas lalong ang nagwala ang kaibuturan ko ng tanggalin itong suot na sunglasses at sa akin pala nakatitig ang abuhing mga mata nito. Gaga lang, malamang sa akin nga dahil wala namang ibang tao ngayon nandito maliban kay kuyang nagtitinda ng fishball. Hay, bati niya na abot tenga pangiti, napakurap ako ng ilang beses at napalunok pa ng mariin. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Nautal na tanong ko. Saka ko palang naalala nagpang-abot na nga pala kami dito noon dahil may sinundo siyang pamangkin daw niya. Ah, never mind po. Ani ko rin kagad dahil sa naisip. Buti na lang at mamaya pang break time ng mga bata kaya sana lang ay hindi talaga sila magpang-abot ni Casper. Umiwas na ako ng tingin dahil sa magkahalong emosyon. Magfo-focus na lang dapat ako sa pagbili ng marinig kong naging sagot niya. I'm here for you. Wala sa sariling napalingon ako muli sa kanya. Po, ako talaga? Hindi ba't may pamangkin ka dito? Gulat na tanong ko. Kahit paman kinakabahan ay hindi ko mapigilan ang malakas na pintig ng puso ko. Nagkataon lang last time na absent ang yayo ng pamangkin ko kaya akong pinakiusapan ng pinsan ko na sunduin ang anak niya. And now, ikaw talagang sadya ko rito. Actually, galing ako sa tinutuluyan mong apartment and your tita told me na nandito ka raw kaya pumunta na ako dito. Walang paligoy-ligoy na sagot niya kaya mas lalo nagwala ang damdamin kong baliw. Pero gayunpaman, pilit kong kinukontrol ang sariling hindi pwedeng magpakabaliw ako. Ayaw ko na maging asyumera. Mas lalo namang hindi niya pwedeng mahalatang nawawala ako sa sarili dahil sa presensya niya. Napaubo ako tuwid na umayos ng tayo. Ano po bang kailangan niyo sa akin, sir? Kinakabahan man ay naituwid ko ng maayos ang tanong ko. Kukumustahin lang sana kita. Naalala ko lang na may problema kakagabi. Is it about last night? Kaya ka umabsent ngayon sa trabaho? Diretsyang tanong niya. Gusto kong matawa dahil talagang naalala nito mga kaganapan kagabi at kung ano yung naging palusot ko. Where in fact, totoo naman talaga dahil ito sa problemang kagabi ko pa lahat nalaman. Ang problemang tungkol sa kanya na hindi ko naman masabi-sabi. Tipid akong umiti at pilit na pinapatatag ang sarili sa harapan niya. Kung ano man po yung problema ko, sir, napaka-personal na po nito para sabihin ko pa po sa inyo. Well, mas maigi na rin po palang pumunta kayo dito para maipaalam ko sa inyo na magre-resign na po ako sa trabaho. Buong loob na sagot ko. And I want to congratulate myself for saying it well despite of the mixed emotions I am feeling right now. He looked so shocked, parang hindi pa siya makapaniwala sa narinig. What? Miss Padilla, pinag-usapan na natin to. Ano ba talagang dahilan? Is it about what happened between the two of us? Yun bang inaalala mo kaya ka pa naiwas sa akin? Ramdam ko emosyon sa bawat sinasabi niya, kaya ang mababaw kong mga luha ay nagbabadya na namang maglaglagan. Kinagat ko na lang ang ibabang labi para pigilan ito. It's my privacy po. Hindi nyo na po kailangan malaman pang dahilan, sir. And about sa napag-usapan natin, hindi ko po yung nakakalimutan. Kaya ka pong babayaran ng halagang nakasaad sa kontrata
dahil sa hindi ko pagtupad sa pinirmahan kong tungkulin. Klaro na po ba? Aalis na po ako. Excuse me po. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay buong loob ko na siyang tinalikuran. Bago pa man niya makita ang tuluyan kong panghihina at paglaglagan ng aking mga luha. I'll transfer now the money you need sa bank account mo. Hindi kita pipiliting bayaran mo, but if you really want to, just don't pressure yourself too much. Kasi kasuhin mo na muna paglipat niyo. Concern na pahayag ni Jameson. Kasalukuyan kaming nasa resto niya. Dito na kami nagkita at nag-dinner para pag-usapan ang lahat. Matapos kong talikuran si Jaguar kanina sa paaralan ay nagpapasalamat na lang ako umalis din yung kagad. Salamat, pasensya ka na sa malaking abalang ito. Emosyonal na ani ko. Ngayon, alam na rin ni Jaguar ang tinitirhan ko ay mas lalo kong dapat nabilisan ang pagkilos. Kita kong pagpakawala ng malalim na buntong hininga ni Jameson. Matapos kong sabihin sa kanyang lahat ng nalaman ko mula kay Jonas, naging sobrang seryoso na rin siya bigla. I hope mapanatag ang loob mo sa gagawin mo, Marie. Actually, narinig ko usap-usapan ng mga kaibigan ko sa party na naghiwalay na raw si na Jaguar at Leticia. Sa laysay nito kay napamanga ko sa narinig. Parang biglang lumaki ang tenga ko. Gusto ko sanang maniwalang totoo kaso nakita ko silang dalawa kaninang umaga na magkasama galing sa kwarto. Mukhang doon pa natulog si Leticia. Pero nanlumo din ako kagad sa sunod na salaysay niya. Ibig sabihin kung magkasamang dalawa at magkatabing natulog, tsak na may nangyaring milagro sa kanila. Napapikit na lang ako ng mariin, parang biglang sumikip ang dibdib ko dahil sa naramdamang sakit. Pero kailangan ko harapin ang realidad dahil isa yun sa dahilan kung bakit kami lalayo ng anak ko. Napakalabong maghiwalay ng dalawa, kasal na nga lang ang kulang sa kanila. I'm sorry, it's not my intention. No, Jameson, ayos lang. Sila naman talaga nakatadhana sa isa't isa kaya hindi na ako papapel pa. Huwag na siguro natin silang pag-usapan pa. Malumanay naturan ko bago pilit na nilunok ang kinakaing pagkain. Marahang tumango si Jameson at hindi na rin ito ulit nagsalita pa hanggang sa matapos kami. Nasa biyahe kami para sa paghatid niya sa akin pauwi ng maramdaman kong napakalalim ng iniisip niya kaya hindi ko matiis na magtanong. Ayos ka lang, ani ko, dahil kanina ko pa napapansin na parang hindi siya mapakali. I heard him sigh heavily. I'm okay, inaalala ko lang kayo ni Casper. Just please tell me kung sakaling aalis na kayo. Ako maghahatid sa inyo and don't argue, okay? Seryoso at mariing tugon niya, kaya marahan lang akong tumango. May nirecommend sa akin si Tita Charita ang malilipatan namin sa San Rafael kung nasaan naman ang lupain ng namayapa niyang asawa na may ilang oras din ang biyahe magmula dito sa Maynila. Sabi ni Tita ay payapa daw doon, yun nga lang ay medyo may kalayuan sa syudad kaya pagsasakad pagtatanim ang pangunahing hanap buhay na mapagkakakitaan. Alam ko namang masasanay din ako, lalo pat laki naman ako sa hirap. At sasanayin ko rin ang anak ko sa isang simpleng buhay, basta malayo lang sa gulo. Hanggang sa makarating kami sa apartment ay buong puso ako nagpasalamat kay Jameson sa lahat. Tatawagan kita kung kailan kami aalis. Kailangan kong pumunta ng hotel bukas para formal na makapagpasa ng resignation letter. Tugon ko matapos makababa ng sasakyan. Babayaran ko na rin ang halagang nakasaad sa kontrata para matapos na. Marahang tango lang ang naging sagot ni Jameson. Saglit pa akong napatitig sa kanya, napansin ko talagang ibang aura niya ngayon, na wala yung pagiging makulit at palabiro niya. Jameson, may problema ka ba? You can tell me. Kanina ko kasi napapansin na parang ibang Jameson yung kasama ko. Matapat na turan ko, kaya napangiti itong ngunit kita kong pait doon. Marie, sambit niya sa nahihirapang boses. Alam kong hindi itong tamang panahon para magtapat ako but if not now, when? Sobrang dami na nangyari. Ayaw ko na magsayang pa ng oras at araw. Seryosong sagot kaya napamaang ako. Anong ibig mong sabihin? Puno na pagtatakang tanong ko at hindi ako nakahulma nang bigla na lamang nitong kinuha ang dalawang kamay ko't marahan niya itong hinaplos. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko't kung anong paano ako magre-react. Sadyang nakakagulat. I like you so much, Marie. Pakaramdam ko nga hindi lang ito basta gusto. I'm in love with you, Marie. Puno ng emosyon na sambit niya sa napakaseryosong mga mata. Mas lalong kumabog ang dibdib ko. Literal na natamimi ako sa pagkagulantang. Mahal kita kaya hindi mapapanatag ang loob ko.
Naaalis ka na, hindi ako makakapagtapat sa'yo. Dagdag pa niya, kaya napalunok ako ng mariin. Gosh, totoo ba to? Ngunit papano gayong hanggang kaibigan lang ang pagtingin ko sa kanya dahil kahit anong gawin ko ay si Jaguar pa rin ang laman itong puso ko. Kahit ilang beses na itong nasaktan at nalugmok ay si Jaguar pa rin ang tinitibok nito. Ayaw kong saktan ang damdamin ni Jameson, ngunit ayaw ko naman siyang paasahin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa paraang hindi ko siya masasaktan. Jameson, nangihinang turan ko kaya marahan niyang pinisil ang mga kamay ko bago niya ito binitawan. You don't need to answer right now. I am willing to wait kung kailan ka magiging handa, Marie. And please, treat me just the same on how you treated me. Ayaw kong mailang ka o magkaroon ng gap ang pakikitungo mo sa akin. Dahil lang nagtapat ako ng damdamin sa'yo. I hope nothing will change. We can still be friends, right? While I'm courting you. He uttered sincerely bago siya ngumiti. Nakagat ko ang ibabang labi bago marahang tumango. Salamat sa pag-unawa mo. Sa haba ng sinabi niya, tanging ganito lang ang naging sagot ko. I lost my words. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko gayong masyado ako nabigla sa pagtatapat niya. Never kong binigyan ng mali siyang pagkakaibigan namin at masyado rin okupadong isipan ko kay Jaguar. Kaya marahil hindi ko napansin na nagpaparamdam na pala siya. He smiled. Pumasok ka na, alis na rin ako. Turan niya kaya tipid lang ako ngumiti bago tuluyang nagpaalam sa kanya. Hanggang sa nakapasok ako sa loob ay laman pa rin ang isipan kong pinagtapat niya. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya magmula pa man nung buntis pa lang ako. Niligtas na niya kami ni Casper. Tapos ngayon siya na ang naging karami at sandalan ko. Pero hindi naman ako manggagamit at mas lalong hindi tamang paasahin ko siya dahil lang sa malaking utang na loob. Mas lalo lang gumulong isipan ko pero sa ngayon ay uunahin ko na munang kailangang unahin. Sabi naman ni Jameson ay makakapaghintay siya kaya saka na lamang. Saka na lang kapag handa na ako't bubuksan kong puso ko sa kanya. A resignation letter? Are you sure about this, Miss Padilla? Hindi na ba magbabagong isipan mo? Kitang gulat at pagkabigla sa mga mata ni Mrs. Dueno. Ngayon nasa loob ako ng opisina niya at formal na ipinasa ang resignation letter ko. Opo, ma'am, at babayaran ko rin po yung halagang nakasaad sa kontrata. Magalang at formal na sambit ko. Medyo nahabag pa ako sa mukha ng ginang na halatang pagkalungkot. You know what? I supposed to tell you a very good news yesterday, but you're absent. Gusto kasi sana ni Mr. Garcia na ibalik ka sa pagiging receptionist. Nalulungkot na wika nito kay napalunok ako ng mariin. You're too beautiful at napakaganda ng credentials mo para maging isang janitress. Buti na lang napansin yun ng boss natin. Kaya sana pag-isipan mong maigi. Sayang ang opportunity, Miss Padilla. Napakagat na lang ako sa ibabang labi sa sunod na sinabi ni Mrs. Dueno. Tama bang narinig ko? Pero paano naman ako sasaya sa good news na yon, gayong kahit pa tagawin niya akong president ng company niya ay hindi na kailangang baguhin pandesisyon ko. I already gave up my dreams. Maging ang pangarap na pagsakay ng barko ay hindi ko na lang iniisip pa dahil mas mahalaga para sa akin ang kaligtasan ni Casper. Napag-usapan namin ni Tita Charita kanina ang lahat at mamayang madaling araw na ang biyahe namin patungo sa bayan na San Rafael sa probinsya ng Catanduanes na may lagpas 10 oras ang biyahe. Ganun kalayong lilipatan naming lugar. I'm sorry po, ma'am, but my decision is final na po. Tanging marahang sagot ko na ikinatango na lang din ni Mrs. Dueno. At bago pa man ito makapagsalitang muli ay bigla na lamang tumunog ang telepono nakapatong sa table nito. For a while, Miss Padilla, ani Mrs. Dueno bago sinagot ang tawag. Yes, sir. She's here po. Okay, sir. I will tell her right now. Rinig ko sagot nito sa kabilang linya kaya hindi ko mapigilan na pagsibol ng kaba sa dibdib ko. Mr. Garcia wants you in his office right now. Tugon ng ginang kaya mas lalong nagwalang dibdib ko nang makumpirma ang hinala. Kailangan po ba talaga, ma'am? Nag-aalangan tanong ko. Yes, Miss Padilla. He's our big boss kaya siyang mas karapat dapat na kumausap sa mga empleyado, lalo na sa mga magre-resign. Siya rin ang magsasign ng resignation letter mo. Paliwanag ni Mrs. Dueno kaya wala na rin akong nagawa pa kung hindi ang tumangot kinuhang muli ang resignation letter ko mula sa kanya. Hindi bale, huling beses na rin naman ito.
Kulang beses ko na siyang makakaharap kaya kailangan tapangan at lakasan ko na lang ang loob ko. Huminga pa ako ng malalim bago lumabas sa opisina ni Mrs. Dueno para tumungo naman sa opisina ni Jaguar. Nakailang pakawala pa ako ng malalim na buntong hininga habang nakatayo sa harapan ng pintuan niya dahil literal na kinakabahan ako na para bang first time pa lang na mag-uusap kami. Kaya nang bigla na lamang itong bumukas ay ganun na lamang pagkagulat ko. Napahawak pa ako sa dibdib ko. Nagulat ba kita, Miss Padilla? Pasensya na. Anyway, kanina ka pa hinihintay ni Mr. Garcia sa loob. Bungad ng sekretarya ni Jaguar. Tumango lang ako ng marahan. Niluwagan pa nitong pagbukas ng pintuan kaya buong loob akong pumasok. Habang ito naman ay lumabas na at siya pa mismong nagsarado ng pintuan. Ngayon ay mas dumoble ang kaba ko sa kaisipan kami na lang dalawa ni Jaguar ang nandito ngayon. Kahit parang tinatambol ang dibdib ko ay tinatagan kong sarili at naglakad patungo sa table ng lalaki. Seryoso ito nakaupo sa swivel chair habang nakatutok ang mga mata sa monitor ng laptop. Alam kong alam niyang pumasok ako ngunit mukhang wala pa ako nitong balak na lingunin. Sir, magandang umaga po. Formal at kasual na bati ko, agaw na rin sa atensyon nito. Umayos ito ng upot ngayon, seryosong nakatingin sa akin. Where is your letter? I will sign it now. Mukha namang buo ng desisyon mo. Walang kaimo-imosyong tura nito. Kahapon lang ay parang napakabait pa niya nung magkaharap kami. Tapos ngayon ay parang bigla siyang naging arugante. What now, Miss Padilla? Tutunganga ka lang ba dyan? I have a lot of work to do. Barito ng wika na niya at sa umigting na panga kaya napakurap ako't parang nanumbalik bigla sa realidad. Pasensya na po. Eto na po, sir. Anikot mabilis na inabot sa kanya ang papel. Agad naman niya itong kinuha at walang pagdadalawang isip na pinipirmahan nga niya gaya ng sinabi niya. Ako patuloy ang napatunganga sa pagkabigla. Shit, why I felt this way? I am expecting him na pipigilan niya ako para akong gaga. Ako tong aalis para makalayo pero there's a part of me saying and hoping na hindi siya papayag at pipigilan niya ako sa bala ko. Puta, nababalo na ata ako. May pambayad ka na pala. Good for you. Ani niya bago binalik sa akin ang papel. Parang nagpanting bigla ang tenga ko sa narinig. It is sounded so sarcastic na parang nang-iinsulto. Opo, basta gusto mo talaga makakahanap ng paraan. Dahil sa inis ay pabalang ko rin siyang sinagot. Ngayon ay pinagtiklop nito ang dalawang kamay habang nanunuring nakatingin sa akin. Gusto ko pang iiwas ang mga mata sa kanya dahil baka mawala ako sa konsentrasyon dahil sa kagapuhan niya. And I won't surprise. You have a millionaire boyfriend, right? Of course, Jameson will pay. Kanino ka ba naman makakahanap ng ganyang kalaking halaga? Not unless kung may ibang magbibigay sa'yo. Sarcastic kong sambit niya. Kaya tuluyan na nag-alburutong damdamin ko. Napaawang ako dahil sa nararamdamang galit at pangliliit sa sarili. Tama nga naman siya na kay Jameson galing ang perang ito. Pero babayaran ko naman. Hindi naman to libre. At ang mas nakakagalit lang din ay parang pinapamukha niya pa sa akin na para akong isang bayarang babae na kung hindi ako makakahot-hot kay Jameson ay may ibang lalaki pang magbibigay ng pinansyal sa akin. Tapos niyo na po ba akong insultuhin, sir? Pwede na po ba akong umalis? Matapang nasagot ko. Nakuyom ko na lang ang kamao. Kung nasa malapitan lang siya ay baka nasampal ko na naman siya gaya ng ginawa niyang pang-iinsulto noong nakarang araw. Anyway, I won't accept that payment. Kung tutuusin, bayad ka na naman after that one steamy night. Hindi ko na napigilan ang paglaglagan ng mga luha ko sa tagos hanggang butong pang-iinsulto niya. Kung ganun po kababantingin niyo sa pobreng babaeng kagaya ko, then mas tama pong desisyon kong umalis na dapat noon ko pa ginawa. Buong buhay ko pong pagsisisihan ng pagkakamaling yun, sir. Buong buhay at sobrang nakakasuka pong nangyari. Kung kayo, nalulunok niyong manloko ng partner, ako hindi po. Sana maayos kayong nakakatulog habang katabi si Miss Leticia. Matapang nasagot ko, kahit papatuloy ang pag-agos ng aking mga luha. Kahit ang totoo'y kabaliktaran nito ng totoong nararamdaman ko. Dahil hindi ko yun kailan naman pagsisisihan at babaunin ko yun bilang isang masayang alaala hanggang sa pag-alis ko. At ang huli puno yun ng pait at selos dahil sa nalaman ko mula kay Jameson. Walang lingon-lingon na akong tumalikod at mabilis ang humakbang papalabas pagkatapos. Pinunasan kong luha ang mga mata
bago tinungong locker ko para kunin ang naiwan ng mga gamit. I will leave now. Ayaw ko na magtagal pa dito. I'm done. Sakto namang pagpasok ko'y naabutan ko si Rita. Oh, my beautiful Marie! Bulalas nito sabay yakap sa akin kaya tuluyan na akong napahaguluhol ng iyak. At alam kong ang mga luhang ito'y hindi lang dahil sa pag-alis ko, kundi dahil sa masasakit na sinabi at pang-insultong yun ng lalaking buong puso kong Minga Mahal. Ano ang mangyayari ngayon tuluyan ng lalayo si Marie sa lalaking tanging minahal niya? Sa pag-alis kaya ni Marie, ano ang gagawin ni Jaguar? Matahimik kaya ang puso niya? Anong mangyayari ngayon pinagpipilitan ni Leticia ang pagpapakasal sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.